Nel, ano ang mga basehan ng incoming economic team? Bakit at sila ay kumpiyansa sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng krisis? Yes, ayon mismo kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., malaki ang maitutulong ng matatag na ekonomiya na mamanahin niya mula sa Duterte administration. Sa pamamagitan nito, maipapatupad ang mga plano para matugunan ang mga krisis na dadatna ng kanyang administrasyon. Kabilang na rito ang pagpapabilis sa pagbangon ng ekonomiya, patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin at nakaambang pandaigdigang krisis sa pagkain. Ito ay batay sa ulat na natanggap niya mula sa kanyang economic team. Ayon kay Marcos Jr., nagbibigay ng kumpiyansa mga naging pahayag ng incoming economic team sa pamumuno ni incoming finance secretary Benjamin Jokno tungkol sa matibay na economic fundamentals ng bansa. Sa kabila nito, ayon sa incoming president, hindi ito magiging madali, ngunit malaking bagay na anya ang matibay na pundasyon na iiwan ng outgoing administration. Naniniwala si Jokno na patuloy na aahon ng bansa mula sa pandemya kung saan lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 6% kada taon. Git din ni Jokno, maging ang International Monetary Fund ay naniniwalang maganda ang economic prospects ng Pilipinas at batay sa projection ng IMF, papalo sa 6.5% ang paglago ng bansa ngayong 2022, pinakamalaki sa rehiyon. Bukod pa rito, makakatulong din anya sa development agenda at mga programa ng Marcos administration ng sinimulang Build Infrastructure Program ng kasalukuyang administrasyon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal.